Yan mo talagang ano, sa scouting talaga malalaman para kung, alam mo kung paano didepensa yung bantay mo. Tsaka ano, ang napansin ko sa inyo, mas focus kayo sa depensa. Although yung, di ba, medyo mahirap ngang masterin yung ano, triangle offense, Chris. Pagka napapanood sa practices yung Alaska, parang mas matagal sila nagde-depensa. Tsaka, kumbaga, napaka-intricate ng mga depensa nila eh. Yung, hindi naman exactly zona, pero parang zona. Di ba may mga nag-help defense doon? Ganun nga ba talaga pagka level na ng PBA? Talagang pinagpaplanuhan na talaga yung depensa, hindi lang bantay-bantay tao-tao. Opo, talagang ano po yun, nasa scouting din po kasi yun talaga yung depensa. Kailangan lahat, every player, kailangan alam mo yung galaw nila, kung saan sila malakas. Talaga po pinag-aaralan yun eh. Nung finally, pumasok kayo sa championship against San Miguel, parang lahat ng sports writers, lahat ng nanonood, parang sabi nila, oh, kaya-kaya na San Miguel ito. Kumbaga, hindi, ano, hindi mataas ang expectations sa Alaska eh. Nakausap ko nga si Tony De La Cruz, Mark, sabi niya sa akin, nung mag-press con daw, magpinagharap yung Alaska at saka San Miguel Beer, kung magtanong daw yung sports writers, akala mo champion ay San Miguel. Mm. So, parang na-insulto si Tony, tsaka na-challenge siya. Ikaw rin ba, Mark, na ano, naramdaman mo rin ba to, na challenge ka rin ba, na makalaban ng San Miguel? Opo, kasi yun talaga po sa umpisa talagang sasabihin nila na yun nga yung San Miguel kasi sila yung number one. Kami galing pa kami ng quarter finals hanggang sa makaakit kami ng finals parang talaga pong underdog kami noong time na yun. So pero di naman po kami nagpabaya parang na-challenge po kasi kami. Pero anong nakita mo na sa San Miguel at nasabi mo sa sarili mo na kaya nyo, malaki ang pag-asa nyo na manalo sa San Miguel? Siguro po, kasi mahaba yung pinagdaanan namin na ano na game. So yung parang lahat nung simula quarterfinals, parang umabot kami ng game 5, tapos semifinals 7, game 7. Parang sabi po namin na ito, game finals na to. So, kayang-kaya nating manalo dito sa lahat ng pinagdaanan natin, yung mga pinaghirapan natin. Kahit na alam nyo, mas malalaki sa inyo yung mga players ng San Miguel. Apo. At hindi naman sila nahuhuli sa laki, Chris. Kumbaga, pinakamalalaking players na San Miguel Beer at saka Alaska Aces. Kumbaga, palaki. Talagang ginagamit lang sa palaki. Diba? San Miguel, Mick Panisi, Dorian Peña. Alaska, hindi rin papauli eh. Sam Eman, Sanitos. Kita mo yung Jody Vance. So, meron silang triple tower. No? So, hindi naman sila nagpapauli. Anong resulta ba ng eliminations? At siguro, kumbaga, may nagka-idea ka na hindi naman ganun kalamang ang San Miguel sa inyo. Magharap kayo sa eliminations. Anong resulta? Ng elimination po, bali, ano po kami, split, bali, first round, nanalo po ata kami, tapos second round talo kami. So parang ano lang, tabla yung ano namin ng panalo. Panalo talo. At malaking difference maker, Chris, palagay ko yung import din eh, di ba? So unang dating pa lang ni Diamond Simpson, no, natatanda ko, in-interview ko lahat ng import sa dumarating. Si Diamond Simpson tinanong ko din eh, sabi ko, you know, Diamond, pero in English ka ba? So, Diamond, ang Alaska, hindi siya nagme-measure ng magaling na import. Ang measure nila ng magaling na import kung nag-champion kayo. As alam mo, sagot niya, sa US, lagi ako nag-champion. So, oo, so gaano kalaking bagay ba si ano, Mark, si Diamond, yung siguro yung confidence niya, tsaka bata, medyo bata, kaya ano eh, medyo walang takot eh. Gaano kalaking bagay yung contribution niya? Sa talagang malaki. Halos lahat ng ano sa kanya pwedeng kunin eh. Sa scoring, rebounding, sa depensa, halos talagang all around siya na player eh. Talagang sobrang sipag. Yun. At hindi napapagod dahil bata, 22. Bata. Pero usapan na namin ni Coach Tim. Hindi mo dapat pinapahinga si Diamond? Sabi niya, hindi, 22, hindi mo kailangan magpahinga. Sabi niya. So, kumbaga, halos buong laro, hindi lumalabas eh, di ba? Tsaka yung attitude siya talaga na maganda.
gusto niya laging ano manalo. Oh. Talagang hindi siya papakita na napagod na siya, gusto niya pa rin na lumaban. Hindi ka mga ano, yung ibang import, pag medyo pagod-pagod na, gusto na lumabas. Sab na, sab. Oo, siya ayaw pa lumabas eh. Baliktad eh, di ba? Yung sa, ang maganda naman sa, ano, sa Alaska, Mark, pag nag-champion naman kayo, kumbaga well rewarded, di ba? Sa, so, ano ba yan? May bones ba kayong malaki? At ang alam ko, balita ko, meron kayong ano, eh, championship ring at nagpunta pa kayo ng Disneyland. Yun po yung ano namin reward namin nung mag-champion kami may bonus na po tapos yun nga nagpunta kami ng States. So talagang ano masasabi mong pinakamagandang ano championship. At tama-tama pa reward. unang-una mo no, yung unang opo, championship mo to. Talagang first, ano, lahat first time. Oh, baka ano to, baka hindi mo na iwanan na Alaska. first time mo magpunta ng, ano, ng PBA, first time mo mag-champion, tapos ganun pa, pindin na kayo sa Disneyland. Nga po. First time mo magpunta rin sa US, di ba? Opo, first time ko rin po. So, sinama at gano'ng kasaya ang trip mo sa Disneyland? Kasama ko po yung wife ko, tapos yung baby ko. Kasi yun, namasyal po kami sa Disneyland. Talagang, ano, masaya sila yung hindi masabi kung gano'ng kayo kasaya. Di ba? Kaya lang, ang kapalit naman nito, medyo pagdating ng Philippine Cup, wala kayong pahinga. Ano ba ito? Naka-apekto ba yung, kumbaga hindi kayo binigyan ng mahaba-habang break ng TV? Tanda ko na, wala yatang dalawang linggo yun eh. Tapos diretso na kayo, salang na kayo sa Philippine Cup. Naka-apekto ba ito sa inyo? Siguro po naka-apekto kasi yun nga, mahaba yung bakasyon namin. Tapos, oh, may kasi ang bakasyon nyo. Mahaba ang season nyo. Apo. Tapos yung pagbalik namin ng practice, parang maiksi lang po yung preparation namin para doon sa All Filipino. Parang kulang yung ano namin. Kulang yung time ninyo. Yung time namin para makapag-prepare na maayos. At ito pa, nawala si Diamond, tapos nawala rin si Larry Funeshier. So, apektado rin lahat kayo dito dahil nga kumbaga yung opensa nyo medyo intricate eh, triangle, so siguro naramdaman nyo na dalawang player ang nawala sa inyo na so nahirapan kayo mag-adjust. Ano naman po, hindi naman po masyado, parang ano naman po nandun pa rin naman po yung ibang ano, yung mga veterano na papalit sa nawala namin, tapos yun nga na yung nawala sila rin, na punta naman po si Bonbon. So parang ano rin po, ganun pa rin po yung ano. So anong palagay mo, ano, biggest reason na hindi kayo umabot ng semis? Kasi kumbaga parang nasanay na ako na Alaska na semis ako na sa finals eh. So parang kumbaga para sa franchise niyo dahil medyo mataas yung ano, mataas yung standard eh. So palagay mo bakit hindi umabot ng ano na siguro po finals? Dahil sa parang ano na rin po eh, pagod na rin po kami, parang yun nga, parang sa preparation namin sa practice, parang kulang talaga. No. Kaya parang kinapos kami sa huli. At ito pa, ang kalaban nyo, barang Hinebra, di ba? Hinebra, tas mahirap po kagad yung kalaban namin, so talagang... Pero hindi naman po kami, talagang lumaban pa rin naman po kami talaga. Game 5 din, di ba? Opo. Pero siguro mas ano, mas kumbaga mas gigil ang Hinebra, at lalo na yung fans nila eh, na ano, na kumbaga makabawi-bawi kasi sa Alaska, di ba? Opo, kasi nung last time tinalo po namin sila dalawang beses po, kasi nung quarterfinals tinalo namin sila, tapos last All Filipino. Oo. Semifinals na sweep pa niyo. So nararamdaman ba ito na ano yung ganito na, kasi alam ko merong yung coaches eh, pinag-uusapan namin, although hindi ko pwedeng sabihin kung sino, meron daw teams talaga na parang na-feel nila na talagang
kumbaga kailangan